So, for today, we will be discussing mole concept. This is part of the second quarter, unit 4. So, tandaan natin ang atoms, may sobrang liliit niyan. Kahit sabihin natin itong maliit na piraso ng papel na to, maaaring mayroon siyang laman na billions or trillions of atoms. Ganun siya kaliit. Okay? And tandaan din natin, ang mga atoms ay pwedeng makipag-bond sa ibang mga atoms to form molecules and compounds. Okay? Kaya ang tendency ngayon ng mga scientists, nahihirapan sila ngayon na ma-identify, ma-determine kung ilan yung number of particles sa loob ng isang particular object. At doon ngayon, nagsimula yung idea about mole. Na pag sinabi nating mole, it is a Latin word which means heap or huge pile. So, Latin word talaga siya. And it is the SI unit used to measure the amount of substance. So, dito sa mole, okay, SI unit siya na ginagamit para ma-measure natin or malaman natin kung ilan yung amount of substance. Okay, so, halimbawa, itong part na to na maliit na papel. Okay, so, ilan nga ba yung particles na nandito sa papel na to? Okay. So, yung measurement ng particles, number of particles na meron dito sa papel na to, yun yung mole. Okay? And ang mole ay merong SI symbol na MOL. So, ito yung... Ang mole is the amount of any substance containing the same number of particles. So, it could be atoms, ions, or molecules. Sandaan natin, pag sinasabi natin particles, maraming iba't ibang klase yan. Okay? Pwedeng atoms, ions, or molecules. Okay. Now, ang sinasabi dito, para magkaroon siyempre ng reference yung mga scientists. So, ginamit nila ngayon yung carbon 12. Ito yan. So, dapat daw yung amount ng kahit na anong klase ng substance, whether yan ay atom or compounds, okay, ay dapat kapareho ng number of particles na meron sa 12.01 grams ng carbon 12. So, ito yung pinaka-reference nila. Ang 1 mole, gano'n nga ba karami yung number of particles, ma'am, na involved sa 1 mole? So, yung 1 mole, ilan ba yung number of particles niya? Ganto siya karami. Ayan. So, kung makikita ninyo, sobrang daming 0, di ba? Kung bibilangin natin yung 0 niyan, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 na 0, okay? Tapos, sa unahan, merong 6, 0, 2, 2. Tapos, sa dagdagan mo ng 20 na 0. So, ganyan, karami. May yung number of particles na tinutukoy sa 1 mole. Okay? Now, syempre, napakahirap naman isulat yan, di ba? Tsaka, ang hirap tandaan nung ang dami-daming 0 na ilalagay, nakakalito. Kaya, yung mga scientists, gumawa sila ng scientific notation para mas madaling masulat itong value na ito. Okay. At pag sinulat na natin yan, ganito na ang value niyan. 6.02 times 10 raised to 23. So, ibig sabihin, ang isang mole ng kahit na anong substance or kahit na anong compound or atom, okay, ay laging equivalent sa 6.02 times 10 raised to 23. It could be atoms, molecules, or particles. Okay. So, ganun po karami yung laman ng 1 mole. Okay. Now, itong value din na to na 6.02 times 10 raised to 23, tinatawag din natin ito na Avogadro's number. Bakit siya tinawag na Avogadro's, ha? Hindi po yan avocado, ha? Avogadro's number. Bakit siya tinawag na Avogadro's number? Yan ay pinangalan sa Italian scientist na si Amadeo Avogadro. Ito siya. Now, ang 1 mole ng kahit na anong element sa periodic table, lagi siyang equivalent sa 6.02 times 10 raised to 23 atoms. Tandaan niya na, pag element ang tinutukoy, atoms yung number of particles. Okay? So, 6.02 times 10 raised to 23 atoms. Okay? Now, ang 1 mole of any compound, pag compound naman, yung meron ng kapartner na ibang mga atoms, it is always equal to 6.02 times 10 raised to 23 molecules or formula units. Molecules po ang tawag kapag ang compound ay
covalent bond. Okay? So, gamit ang covalent bonding, dun sila nag-form. Kapag naman ionic bond, yung naging dahilan ba't na-form yung compound, formula units yung tawag. Okay po. So, kung mapapansin nyo, pareho lang sila. So, kahit na anong substance yan, whether element or compound, basta 1 mole ang tinutukoy natin, it is always equal to 6.02 times 10 raised to 23. Now, let's move on to our next topic, which is molar mass. Actually, related din naman siya dun sa mole. Now, ang molar mass is the sum of the masses of the atoms that make up the formula unit or molecule. So, dito, i-add lang natin yung mass or yung bigat ng mga atoms sa isang compound. So, yun yung tinatawag nating molar mass. Okay? Now, in some other books, it is also known as molecular mass or molecular weight. And the unit, yung unit na lagi po natin ginagamit for molar mass is G, tapos may dash, M-O-L. Or it is read as grams per okay? So, yan po yan, grams per mole. Lagi po yan ilalagay kapag nag-solve tayo ng molar mass. Now, for atoms, dalawang cases to ha. Unahin natin yung atoms. Pag atoms, the atomic mass of an element is always equal to its molar mass. So, pag atoms, wala na tayong kukumputin. Automatic, kung ano yung atomic mass ng element niya, yun na yung kanyang molar mass. Okay, ano yung mga examples? Okay, halimbawa dito sa picture, we have Ag or silver. So, yung Ag or silver ay merong atomic mass na 107.9. Okay, so itong 107.9 grams, ito na ngayon yung kanyang molar mass. So, ang ilalagay na lang natin sa kanya ay 107.9 grams, tapos may dash, tapos MOL. So, 107.9 grams per mole. Now, another, ito namang carbon. Ang carbon ay may 12.01 grams. So, automatic, ito na rin yung kanyang molar mass. So, we have 12.01 grams per mole. And another, we have sulfur. Sulfur naman has 32.07 atomic mass. So, itong 32.07, ito na rin yung kanyang molar mass. So, we have 32.07 grams per mole. Ano ba ibig sabihin ng grams per mole doon sa molar mass? Ibig sabihin nun, sa 1 mole, halimbawa ito, 1 mole of sulfur, gano'n siya kabigat? Yun ay 32.07 grams. Yun pong ibig sabihin ng grams per mole. Okay, so ibig sabihin sa 1 mole ng substance na yun, katulad ito sa carbon, okay, equivalent siya ngayon doon sa 12.01 grams, doon sa kanyang mass. Okay? Malinaw po tayo sa atoms, ha? So, pag atoms, elements, madali lang kasi pwede nyo tingnan sa inyong periodic table. Pero, paano ngayon pagdating sa compounds? Sa compounds, medyo mas mahirap ng kaunti kasi di ba alam naman natin, ang compound, it is composed of two or more atoms. So, hindi lang isang element yung tinutukoy natin. Maaring dalawa, tatlo, apat, lima, or marami pa. Okay? So, for compounds, ito tayo nagko-compute. Meron tayong apat na steps na kailangan gawin. Step number one, identify the elements in the compound. Okay, so kailangan alamin muna natin kung ano yung elements sa compound. Step number two, count the number of atoms for each element. So bibilangin natin yung number of atoms sa bawat element. So step number three, you need to multiply the number of atoms to its atomic mass. So multiply natin siya sa atomic mass. And then last, step 4, add the products of the number of atoms and atomic mass. So step number 4, i-add mo lang yung mga na-multiply mo na na number of atoms and atomic mass. So para mas maintindihan ninyo kung paano nga ba ginagawa itong steps 1 to 4, let's proceed with examples. So ang gawin natin sa example number 1, gamitin natin is water. So we have here the chemical formula for water, H2O. Now, for molar mass, tandaan natin, dapat lagi nating titingnan yung chemical formula ng compound. Kasi nandun lahat na kailangan nating information. Okay? So, in this case, ito yung kailangan nating tingnan, H2O. Ang first example natin ay
H2O or water. Okay. So first step natin, ang sabi natin dyan, you need to identify the elements. Okay. So what are the elements found in water? Okay, very good. So you have hydrogen. That's correct. What else? Okay, very good. Oxygen. Ayan. So you have hydrogen and oxygen. So yun na yung first step. Okay. Next, second step. You need to count the number of atoms. Paano natin mabibilang yung number of atoms? So titingnan ninyo itong number na nasa ilalim. Ang tawag natin dyan ay subscript. So, itong number na to sa ilalim, ito yung magsasabi sa atin kung ilan yung number of atoms. Okay? So, kailangan, ito yung element, tapos may katabi siya dito sa right side, na maliit na number. Okay? So, in this case, yung hydrogen, may katabi siya ang maliit na number sa right side. So, this is number 2. Ibig sabihin, hydrogen has 2 atoms. Ayan. Now, for oxygen naman, mapapansin ninyo, walang nakalagay sa katabi niya, di ba? So, tandaan natin, kapag walang nakalagay sa tabi niya na number, automatic, it has 1 atom. So, 1 lang lagi ilalagay natin dyan. Okay po. So, that is step number 2. Okay. Next. Third step. You need to multiply okay, yung number of atoms. Ito, multiply natin siya sa atomic mass. Now, tingnan nyo muna yung periodic table ninyo. What is the atomic mass of hydrogen? Okay, very good. So, we have 1. Actually, pag tinignan nyo yan sa periodic table, we have 1.00. So, ang gagawin natin para hindi kayo malito. Okay, kasi di ba, daming mga decimal kasi places after ng decimal point. Gagawin natin, i-round off natin yan to whole number. Okay? Siguro naman, alam nyo naman mag-round off, di ba? So, ito yung decimal point. Tingnan nyo yung nasa kanan. Okay? Yung number na nasa kanan. Pag ang number niya ay 0 to 4, okay? Pag 0 to 4, pag ni-round off natin, wala tayong gagalawin dun sa whole number. So, yun pa rin yun. Pero pag 5 to 9, yung number dito sa kanan, dun tayo magdadagdag ng isa. So, in this case, sa hydrogen, 1.008. So, yung kadugtong, yung katabi mismo ng decimal point ay 0. Diba? So, wala tayo dalagdag dito sa 1. Ang gagawin nyo lang, buburahin ninyo, tatanggalin ninyo yung decimal. So, yan lang siya. Para whole number lang yung isusulat natin. Okay po? Now, how about oxygen? What is the atomic mass of oxygen? Okay, very good. So, this is 15.999. Now, doon sinabi ko kanina, dapat whole number. Okay. So, in this case, since 15.999 siya, tingnan nyo ulit tong katabing number ng decimal. So, yung nasa kanan, lagi. Okay. 9 po yan, di ba? So, pag 5 to 9, yung number, doon na tayo ngayon magdadagdag ng isa. Okay? Kaya mangyari, hindi natin siya susulat as 15. Dadagdagan siya ng isa, so ang susulat nating whole number, this will be 16. Nakakasunod po. Ayan. So, 16 po yan, ha? Now, next step. Multiply na natin siya. Okay. So, 2 times 1, diba, madali lang naman. 2 times 1, we have 2. And then, 1 times 16, we have 16. Ayan na po yun. Na-multiply na. Tapos, last step, i-add po natin yan. 2 plus 16. Oh, di ba? Madali lang naman. That's correct. This is 18. So, 18 yung kanyang molar mass. Pero tandaan, huwag kakalimutan na lagyan ng unit. So, we have here grams per mole. Okay? Lagi po yung lalagyan ng ganito, ha? Lalo na sa activity natin. Kasi kung hindi, mamaminusan po kayo. So, ang inyong final answer ay 18 grams per mole. So, natapos na tayo sa water, H2O. Let's have example number 2. So, for example number 2, we have copper 2 nitride na merong chemical formula. Tandaan natin, ang focus natin talaga ay yung chemical formula, okay? So, yung chemical formula is Cu3N2. So, balikan natin yung steps. First step, you need to identify the elements.
Ano po yung elements? What are the elements found in this compound? Okay, very good. So, we have copper. That's correct. What else? Okay, very good. We have nitrogen. So, yun na. Tapos na yung first step. Next step, count the number of atoms. Diba sabi natin, titingnan lang natin yung number na maliit sa tabi ng element. So, for copper, ilan po yung number of atoms? Okay, very good. So, we have 3. That's correct. How about nitrogen? Okay, very good. We have 2. That's correct. So, okay na po tayo dito, ha? Tandaan na, ito yan, ha? Ito yan, yung nasa katabi ng element. Yan, yung maliit na number. Okay. Now, let's multiply this to the atomic mass. Alamin muna natin kung ano yung atomic mass. What is the atomic mass of copper? Tandaan natin, ito, binanggit ko kanina, round off natin siya to whole number. So, ano dapat ang isusulat natin dito instead na 63.54? We will write 64. Okay. Tandaan po yan, ha? 64 na po. Kasi yung katabi niya, di ba, ay 5. Diba? So, mag-a-add tayo ng isa doon sa whole number natin. Ayan. So, 64. Now, how about nitrogen? What is the atomic mass for nitrogen? 0.00. Diba? Oh, since 0 yung katabi niya, therefore, pag ni-round off natin yan, ang susulat lang natin ay 14. Ayan. So, tandaan ninyo, pag sinulat ninyo sa activity natin, kahit whole number na yun agad, para mas madali ang kayong mag-multiply. Okay? Next, let's multiply. 3 times 64. Okay, very good. So, we have 192. How about nitrogen? Okay, very good. So, we have 28. That's correct. Now, last step, you need to add 192 plus 28. Okay, very good. So, we have 220. Magkakalimutan na, laging isusulat yung grams per mole. So, this is our final answer. Okay, ganun lang po mag-compute. This is now the molar mass. So, ibig sabihin ngayon ito, sa isang mole, netong compound na to, gano'n siya kabigat? Yan ay 220 grams. Ayan. So, example number 3, we have magnesium nitrate. So, ito yung kanyang chemical formula. So, you have Mg. Tapos, mapapansin nyo, meron ng kakaiba. Meron ng parenthesis. Tapos, NO3. Tapos, may 2 pa dito sa dulo. So, paano kapag ganito yung makita ninyo sa activity? Paano siya sasagutan? Now, same procedure pa rin naman yung gagawin natin. Na yung steps, ganun pa rin yung pagkakasunod-sunod. So, isa-isayin natin. First step, you need to identify the elements. So, ano po yung mga elements found in the compound? Mg, that's correct. Mg is magnesium. Okay, very good. Ano pa po? Meron pa po ba ang ibang elements na nasa compound? Okay, very good. So, we have oxygen. That's correct. Meron pa po ba? Okay, very good. So, we have nitrogen. That's correct. Now, isa to sa mga usual na nagiging pagkakamali na iba kong estudyante. Pag tinignan ninyo, tandaan ninyo, pag tinignan ninyo yung chemical symbol, kapag yung isa capital letter, tapos yung katabi niya small letter, isang element lang yun. Okay? Kapag dalawa sila na capital letter na magkatabi, ibig sabihin, magkaiba sila element. Okay, kasi yung iba kong estudyante, pag nakikita itong gantong nasa compound, akala nila, ito yung nasa periodic table na NO. Okay? Iba po yun. Okay, dapat, ang katabi nito, small letter. Pero dito, in this case, pareho siya ang capital letter. Kaya magkaiba siya element. Okay po? Now, let's proceed with the second step. You need to count the number of atoms. Tingnan natin ngayon. Si magnesium, wala siyang katabi na number, di ba? So, ibig sabihin, ang magnesium, it only has one atom. Okay. Now, dito tayo medyo komplikado ng kaunti. Dito sa nasa loob ng parenthesis, meron tayong nitrogen at saka oxygen. Okay? Ang nitrogen, dito sa loob ng parenthesis, ay merong isang atom. Diba? Isa lang kasi wala siyang katabi, di ba? So, one atom lang si nitrogen. Si oxygen ngayon, meron siyang number dito sa ibaba. So, ibig sabihin, meron siyang 3 atoms. Diba po?
Now, ang problema ngayon, nasa loob siya ng parenthesis, tapos meron pang nakalagay na number dito sa labas. So, ano pong gagawin natin dito? I-multiply natin ngayon itong number 2 sa bawat isang element sa loob ng parenthesis. Okay, sa bawat isang number of atoms sa loob nitong parenthesis. So, itong number 2, mumultiply natin sa number of atoms ni nitrogen. So, 2 times 1, you will get 2. Sulat natin dito. Next, itong ulit 2, mumultiply natin dito sa number of atoms ni oxygen. So, 2 times 3, you will get 6. Okay? So, yun po yung gagawin natin pag merong number sa labas ng parenthesis. Next step, you need to write or determine the atomic mass of the element. So, what is the atomic mass of magnesium? Okay? Now, how about oxygen? Okay, very good. That's correct. That is 16. How about for nitrogen? 14. That's correct. Now, alam na natin yung atomic mass, i-multiply na natin siya. Ito, madali lang. 1 times 24, we have 24. Diba? Pag kayo ba naman, nagkamali pa dyan, ha? Next, use your calculator. 6 times 16. Okay, very good. We have 96. That's correct. How about this one, yung sa nitrogen? 2 times 14. 28. That's correct. Now, last step. Ano po yung last step natin? So, last step natin, i-add natin yan, 24 plus 96 plus 28. Okay, very good. So, we have 148. Nalagyan natin ng unit, grams per mole. So, this is our final answer. Number 2 sa practice exercises. Ito, yung may parenthesis. So, this is aluminum 3 sulfate. Okay? So, tingnan nyo maigi, medyo marami siyang number, no? So, Al2, tapos ito, SO4-3. Kasi tawag ay aluminum. Diba ang aluminum, ang kanyang chemical symbol ay Al. So, example number 4, we have Al2SO4, tapos merong 3 dito sa kabilang side. Okay, so medyo mas marami siyang number. Ang first step pa rin natin palagi ay kailangan nating i-identify yung elements. Okay? So, this is aluminum. Sabi kasi doon sa pangalan, di ba? Aluminum. So, this is Al. Ha? Hindi siya Ai. Magkaiba po yun. So, Al. Tapos, meron tayo dito S at saka O. So, we have here sulfur and oxygen. Ayan. Now, punta tayo ngayon sa number of atoms. Count the number of atoms. Ilan po yung atoms ni aluminum? Okay, very good. We have 2. That's correct. Next, how about sulfur? Okay, very good. So, you have sulfur, 3. That's correct. Next, how about oxygen? Okay, very good. So, you have 12. O, balikan natin ha. Baka biglang nagulat yung iba. Eto, minultiply po itong nasa labas na number dun sa nasa loob. Since is sulfur, may isa siyang atom, so 3 times 1, kaya po 3. Okay? Tapos si oxygen may 4, so 3 times 4, we have 12. Okay po? Next, what is the atomic mass of aluminum? Okay, very good. So we have 27 for aluminum. How about sulfur? What is the atomic mass for sulfur? Okay, very good. So we have 32 for sulfur. How about for oxygen? Okay, very good. So, we have 16. Okay, next. Multiply tayo ngayon. 2 times 27. Okay, so we have 54. Next, 3 times 32. Okay, very good. So, we have 96. Next, 12 times 16. 2. Okay, next. Last step. You need to add 54 plus 96. Plus 192, 342. O, now, anong last step talaga na ilalagay natin? That maglalagay tayo ng ating unit, which is grams per mole. Okay, so ito na yung ating final answer.